Hey guys, kung naghahanap ko ng bagong gaming phone ngayon, ito yung limang smartphone na marerecommend ko sa inyo. Umpisa na natin dito guys sa may pinakamura, Cinepix H30i. Ito ang pinakamurang gaming phone na mabibili nyo ngayon. Dahil para sa may 14 na SRP niya, panalo yung kanyang processor guys na Unisoc T606. Kulang sinabi dyan guys sa mga naka G35 at mga naka G37 ngayon, na kahit pa sobrang daming RAM nila. Tapos naka 4128 nga rin siya, na mayroong 9/3 sa refresh rate. Tapos naka 18 watts pa na charger. Kahit si Oppo saka si Vivo guys sa halagang 8,000 ng mga smartphone nila, still panalo pa rin itong si Infinix H30i sa may gaming ngayon. Kung ayaw mo naman ng Infinix, okay din si TechnoSpark 10C. Halos same specs lang sila guys ang H30i. Ang kaso lang mas mahal siya dahil 4.7 yung kanyang SRP. Pangalawa itong si Infinix Note 30. Para sa may halagang 8,000 lang guys, is naka G99 na nga siya. Tapos naka 45 watts pa na charger, naka 1/20 sa refresh rate, at meron pang magandang camera din. Dati si Poppa 4 guys ang maganda sa may ganitong presyo, dahil nga 8,000 din yung presyo niya. Pero grabe ang upgrade ng Infinix Note 30 ngayon, kaya siya na ang bagong hari sa may ganyang presyo ngayon. At siya na ang pinakasulit na gaming phone sa may ganyang presyo. Dahil puro G88 lang ang mga lumalabas sa mga bagong smartphone ngayon sa mga ganyang presyo. So far guys, wala pa akong marirecommend sa inyo sa mga halagang 5,000 to 7,000 ngayon. Dahil puro mga naka G37 lang at mga naka G85 yung mga bagong smartphone ngayon sa ganyang presyo. Maybe si Infinix H30 guys, kaso nga hindi pa siya available ngayon. Pangatlo si Infinix Note 35 sana to guys, kaso halos same specs na lang sila ng Infinix Note 30 at ang Note 35 guys, lalo sa mga gaming. Kaya naman si Infinix 05G pa rin ang pinakasulit sa mga halagang 10,000 pataas na pang gaming ngayon. Mataas din yung kanyang storage na 256GB, naka 1/20 refresh rate din siya, at pareho pa naka ultra sa may Mobile Legends, sa may refresh rate saka sa may graphics. Malakas din siya pang Call of Duty Mobile, at above casual gaming na guys ang 05G. Naka 6 nanometer din siya kaya hindi rin siya malakas mag-init, katulad guys ng mga Infinix Note 30 series ngayon. Sayang guys si Infinix Note 10 Pro, official na siyang phase out, dahil wala siyang stock sa may Lazada saka sa may Shopee, dahil na nga rin siguro sa may Infinix Note 30 series ngayon. Pero ang hindi pa phase out ngayon, na baka malapit na rin i-phase out guys itong si Narzo 50 Pro 5G. Still panalo pa rin yan kahit luma na. Pangapat si Poco X5 Pro, kulang 15,000 yung kanyang presyo pagka nakasale sa may Shopee Lazada. Malakas yan guys, dahil nakas na bagong 778G5 siya ng processor. Naka-AMOLED din siya, 1/20 sa refresh rate. At siya din ngayon ang isa sa may pinakamagandang camera ni Poco ngayon, na mas maganda pa compare sa may Poco F5. Maraming phone ngayon sa mga around 15,000 na presyo, is makanaka-snapdragon 695 5G lang, na medyo mahina nga compare sa may Poco X5 Pro. Kaya si Poco X5 Pro na ang pinakamalakas sa ganyang presyo ngayon. Binibenta ko pala guys yung Poco X5 Pro na yan, baka gusto nyo 13.5 na lang. Sobrang bago pa yun at hindi pa gamit yung mga package niya. At lastly kung lagpas 15,000 naman guys yung budget nyo, si Poco F5 na guys ang pinakamalakas na mabibili nyo dyan. 8256 na nga siya, naka 67 watts din siyang charger, naka flagship pa yung kanyang display na 6.67 inches na AMOLED, Dolby Vision, HDR10 Plus display, at naka Corning Gorilla Glass 5 pa yan. Snapdragon 7 Plus dyan, ito nga guys yung kanyang processor na mas malakas nga sa Snapdragon 870. At wala ka na mabibiling smartphone na mayroong ganyang kalakas na processor ngayon sa may ganyang presyo. Halos flagship CPU na yan guys, sa may mid-range lang na presyo. Okay din sana si X4 GT, kaso maaga nga siyang pinisot ni Poco. Kaya kung naghanap ka ng bagong gaming phone ngayon, yan na guys yung mga smartphone na marerecommend ko sa inyo. Na depende sa may budget nyo ngayon guys. Si Infinix H30 nga kung around 4,000 lang, si Note 30 naman guys yung around 8,000. Wala pa talagang bagong magandang smartphone sa may halagang 5,000 to 7,000 ngayon. Palik na lang guys kung nakatulong ang video na to. Thanks for watching.